Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSportZone NBA Rasyon Playoffs Edition. 1 million na tayo mga kabasketball. Kita nyo naman sa likod natin, nandiyan ang gold play button. 1 million! Salamat sa inyong suporta at sa pakikitambay nyo sa aking channel sa loob ng 2 years and 5 months. Sana naman ay maabot natin ang 2 million ng mas mabilis ng konti. Ano? Sa tulong nyo, ay syempre magagawa natin yan. Abangan ang ating mechanics para sa ating mumunting giveaways sa mga susunod na ating mga video. Pero bago tayo tumungo sa mga highlights and breakdown ng mga laro ngayong araw na ito, eto muna't konting balita. Natalo man ang Denver Nuggets, pero hindi naman lahat, hindi naman buong araw ay masama para kay Nikola Jokic. Si The Joker ay mayroon pa ring isang makasaysayang nagawa dito sa Game 2 na nakakatapos lang kanina. Si Jokic ay hindi siguradong makakalaro bago magsimula ang laro, bago magsimula ang araw, dahil sa isang sprain daw sa kanyang pulso. Ngunit nagawa pa rin niyang gumawa ng magagandang numero para sa Nuggets. Ang Serbian star ay umiscore ng 32 points, 12 rebounds at 8 assists. Parang ordinary lang naman, diba? Kaya Nikola Jokic yung mga ganyang numero. Pero mga kabasketball, ang stats na yan ay pangatlo pa lamang sa kasaysayan ng NBA na ang isang player ay nakagawa ng at least 25 points, 10 rebounds at 8 assists sa loob lamang ng tatlong quarters mga kabasketball sa isang playoff game yan ha. Sa makasaysayang numerong ito ni Jokic, heto lang naman ang dalawang players na kasama niya sa 25-10-8 club na yan. Steve Nash na nagawa ito ng isang beses at si LeBron James na nagawa yan ng tatlong beses. Aba, hindi na siguro masama kung mapapabilang ang pangalan mo dyan sa listahan na yan, hindi ba? Dahil dyan ay pwede na sigurong sabihin na ang pulso ni Jokic ay okay na para sa serie na ito. Tinalo nila Kawhi Leonard, Paul George at LA Clippers sina Jamal Murray at Denver Nuggets sa score na 113-107. Lamang na sila ngayon 2-1 sa best of 7 series. Sa huli ay depensa ang umangat para sa Los Angeles Clippers na nilimitahan ang Denver Nuggets sa 19 points lamang sa 4th quarter. Sa 7 of 22 na shooting mula sa field, pero may isang defensive highlight mga kabasketball na nakaagaw ng pansin ng marami at pinag-uusapan nga sa telebisyon, sa social media. Sa 4th quarter nangyari ang eksena nang sinimulan ni Nuggets guard na si Jamal Murray ang kanyang agresibong sagasa patungo sa basket. Matapos malagpasan ang kanyang defender, nag-help itong si Kawhi Leonard. Mabilis siyang nag-react para salubungin itong si Jamal Murray sa kanyang atake sa baseline. Si Murray naman mga kabasketball ay umangat ng mataas para idakdak ang bola sa harapan ni Kawhi Leonard. Ngunit si Kawhi ay sinabayan itong si Jamal Murray at nakagawa ng isang nakakamanghang block sa pamamagitan mga kabasketball ng kanyang gitnang daliri. Ito lang, matindi talaga mga kabasketball. At matapos ang laro, tinanong si Kawhi Leonard sa nagawa niya. At syempre sa typical na RoboCop manner ni Kawhi Leonard ay sumagot siya sa wikang Ingles. Nakita ko lang siya na magpe-penetrate sa basket at nasa help side ako. Kaya naman umangat lang ako para subukang pahirapan ang tira. Nakita ko na gusto niyang i-dunk ang bola, kaya sinubukan ko itong i-block. At ganun na nga ang nangyari. Napakasimple ng sagot ni RoboCop Kawhi, ano? Simple-simple, di ba? Yan, ang humble na Kawhi. Ito na mga kabasketball, nang iniintay nyo ang highlights and breakdown ng mga laban sa araw na ito. Balik na naman ang control sa Boston Celtics pagkatapos matalo ng Toronto Raptors sa Games 3 and 4. Isang matinding rest back ang ginawa nitong Celtics. Dinomina nila ang Toronto Raptors sa Game 5 mula umpisa hanggang dulo para sa isang 111-89 na panalo at kunin ang 3-2 na kalamangan sa series. Hindi nakalamang ang Toronto Raptors at sa first quarter pa nga lang ay 11 points lang ibinigay ng Celtics sa kanila. Pinangunahan ng Celtics ng kanilang leader na si Kemba Walker, 21 points, 4 rebounds at 7 assists. Habang ito namang si Jaylen Brown ay napakaganda ng pinakita, 27 points at 6 rebounds. Bumawi si Brown pagkatapos ang hindi magandang performance nung nakaraang laro. Sa Raptors naman ay si Fred VanVleet ang nagbida with 18 points, 2 rebounds and 5 assists. Ito ang isa sa dahilan ng kanilang pagkatalo, si Pascal Siakam ay gumawa lamang ng 10 points, 4 rebounds at 2 assists. Ang Boston Celtics ang isa sa pinakamahusay na defensive team sa liga sa regular season. Pang-apat sila sa defensive rating na 104.6.
At ipinakita nila ang husay niyan dito sa Game 5. Lockdown defense talaga ang binigay nila sa Toronto Raptors ng buong laro para kontrolin na naman ang serye. At kasabay ng magandang depensa ay maganda rin na opensa. 6 na players ang gumawa ng double digits habang ang Raptors ay hindi man lang nakatungtong ng 90 points. Masama ang laro ni Jaylen Brown sa pagkatalo nila sa Game 4. Tumira lamang siya ng 4 out of 18 shooting. At kung saan gumawa siya ng kanyang playoff low na 14 points lamang. Pero hindi problema yan ng Celtics dito sa Game 5. Inumpisahan niya ang laro sa pag-convert ng kanilang unang puntos. At tumapos ng game high 27 points sa 10 out of 18 from the field. At kasama pa dyan ng isang poster dunk on OG Anunoby na pwede nating sabihin isa sa mga highlights ng postseason. Pagkatapos mabaon sa simula sa 2-0, ang Raptors ay nagpakita ng matinding paglaban at tinabla nga ang series sa 2-2 pagkatapos ng miracle game winner nitong si OG Anunoby sa game 3. Pero dito, sa kung anumang rason ay wala silang ka-enerhiya. Ngayon, win or go home na ang defending champions at kinakailangan nilang manalo ng 2 sunod para manatili sa contention. Kung sakasakali ay pang-8 team pa lang sila na makakabangon mula sa isang 2-0 deficit sa playoffs. Ibinigay ng Denver Nuggets ang lahat para pahirapan itong Los Angeles Clippers sa Game 3 pagkatapos ng isang back and forth na fourth quarter na naig ang inaasahan ng marami dito sa series na ito. Lamang ang Clippers ngayon 2 games to 1. Yan ay sa likod ng kanilang 2 superstar si Paul George ang kumuha ng offensive load with 32 points on 12 out of 18 shooting, pero si Kawhi Leonard ang nagbida sa kanyang defensive at crucial block on Jamal Murray. Pag ganito ang lalaruin palagi ng 2 superstars na ito ay parang unbeatable. Itong Los Angeles Clippers, si Paul George ay gumawa ng 32 points, 4 rebounds at 4 assists habang si Kawhi Leonard naman ay 23 points at 14 rebounds, 6 assists at yung crucial block na yon kay Jamal Murray. Si Jokic ay gumawa ng 32 points and 12 rebounds habang gumawa ng double-double itong si Michael Porter Jr. with 18 points and 10 rebounds. Ito ang isa sa major problem nitong Denver Nuggets, si Jamal Murray ay mainit at malamig papalit-palit mga kabasketball dito sa postseason ay talagang kakaiba ang kanyang mga nilalaro. Meron siyang mga games kung saan gumagawa siya ng 36 to 50 points pero meron siyang 4 na games na under 15. Pero gaya nga ng sinabi ko, kapag ikaw ay isang gwardya ay mahihirapan ka naman talagang magkikilos at makaiscore dito sa Los Angeles Clippers kung saan 3 perimeter players sila ang matitinding defenders kasama na dyan ang 2 superstars. Iba-iba ang nagiging reaksyon ng mga tao patungkol sa playoff performances ni Paul George. At nabati ko siya ng malaki dahil nga sa kanyang slow start laban dito sa Dallas Mavericks, parang nawawala nga raw siya. Pero sa huling 5 laro, itong si Paul George ay nag-average ng 24.6 points sa 49.4 shooting from the field and 43.6% from beyond the arc. Yan yung sinasabi ko, minalas pa ang Denver Nuggets dahil pumutok na yung 2 stars. Pero kahit lamang itong Clippers ay hindi pa rin sila ganun ka-consistent mga kabasketball dahil inaasahan silang mag-dominate dito sa matchup na ito kahit number 3 ang Denver Nuggets. Sinasabing malayo pa daw ang consistency nila kumpara dito sa Boston Celtics or sa Miami Heat. Yan ay dahil nung regular season hindi masyado nakalaro ng magkakasama ang kanilang starters kumpara mo kina LeBron James at Anthony Davis na naglaro ng 1,456 minutes habang sila Leonard at George ay naglaro lamang ng 900 minutes together. Bukas mga kabasketball, ang ating iSportZone live vlog ay sa pagitan ng Houston Rockets at Los Angeles Lakers. Samahan niyo ako uli magkape at almusal habang nagkukwentuhan sa chat room at nagsha-shoutout. Abangan ang ating giveaway na iSportZone t-shirts. Munting pasasalamat lang naman para sa ating 1 million milestone. Sa mga gusto namang mauna at nagnanais na bumili na ng iSportZone t-shirt, ay available na ito sa dry fit na fabric sa merchiful.com. Ilalagay ko ang link sa description mga kabasketball sa mga gusto lamang bumili. Pagkatapos manood, huwag kalimutang mag-iwan ng comment. Click like, share, and subscribe. This is iSportZone.